guys! Welcome back to my channel again. It's me again, Manang The Bing Family. At from Cyprus. Okay, ako isang katulong dito. At dahil break time natin, ay magmarites muna tayo. But pagiging marites na may sense, kumbaga. Ayan, so ibig sabihin lang, meron tayong mga pag-uusapan na pwedeng makapag-encourage sa atin o makapagbigay ng inspiration sa atin, or di naman kaya ay makapag isip-isip tayo ng maganda sa ating buhay. O, break time muna guys, kaya ito muna nagtatago tayo. Hindi naman nagtatago guys, kasi tapos naman na yung ating trabaho, kaya ito, napaupo tayo sandali habang inaantay ang lunch. At makatulong tayo dun sa aking amo na siya yung magluluto. At kasi guys, usually ang aking amo siya yung nagluluto ng lunch. Maliban lang kapag kayong kapag ka haalis siya o may work siya, tayo ang magluluto. Pero mostly kasi ang ating amo siya yung nagluluto. So ganun guys ang aking work dito. So ang aking talagang work lang dito sa bahay na ito ay yung paglilinis sa bahay at yung kasama sila. Kasi nga yung aking mga amo dito ay mga dalawang mag-asawa. Ayan. So at dati may aso kami na si Papi. Pero dahil nga sa pumanaw na si Papi, kaya wala na akong inaalagang aso kundi sila na lang. Bagamat guys, ang aking mga amo dito malalakas pa at talagang nagtatrabaho pa sila, lalo na yung amo kong babae. So super busy siya. Kahit na siya ay sabi ko nga sa mga nakaraang vlog ko, kahit na matanda na siya, talagang workaholic pa rin siya. Ayaw niyang huminto sa pagtatrabaho. Mantakin niyo guys, siya ay 80 years old, 80 plus o 81, something like that. Pero siya ay malakas pa at talagang siya ay nagtatrabaho pa. So, 'di ba? Nakaka-inspire yung mga ganitong mga tao na super workaholic sila sa kanilang mga trabaho. Bagamat guys, kung sa totoo lang sila dapat sana ay nagpapahinga na, or kumbaga yung ini-enjoy na lang nila yung kanilang retirement, pero andun pa rin sila sa yung pag-iisip nila na sila ay mag-work. Kasi sabi ng amo ko dati sa akin na sabi niya mas gusto niya daw na magtrabaho kaysa nasa loob lang ng bahay. So hanggat kaya pa daw niya magtatrabaho pa din siya. So sa mga hindi po nakakailam, ang aking amo po ay isang artista, kumbaga mga artista sila. Sila ay nagtatrabaho sa teatro at the same time ay mga din sila yung teacher, kumbaga. Yan, ganun din yung kanilang mga anak. Yan. Yung kanyang anak ay isang sports newscaster. Tsaka yung sa babae naman ay pareho yung trabaho ng aking amo. Sa teatro sila at tsaka at the same time ay lumalabas din sila sa mga TV. So, kumbaga, sila ay mga kilalang tao dito sa bansang Cyprus. So, ganun nga guys. Diba nakaka-inspire yung mga taong ganito na kung minsan kapag kayong na-feel ko ba na yung ako ay nanghihina, pinaghuhugutan ko din sila minsan ng kalakasan, kasi nga sa edad na nilang yon patuloy pa sila na sila'y nagtatrabaho. Diba? Nakaka-inspire yun guys. Kasi sa atin, mostly, yung mga matatanda na sa atin, kapag ka nag-edad na sila ng mga 60, 65, at kapag kaandyan na yung kanilang pension, o yung magpe-pension na sila, ay tumitigil na sila, di ba nga? Pero kasi sa mga amo ko, hindi pa sila tumitigil. Di ba, nakaka-inspired sila. Kumbaga, hindi sila yung... imbis na magliwaliw na sila at magpunta sa kung saan-saan, hindi. Kumbaga yung craft nila, yung kanilang passion, kumbaga sa pag-work, andun pa din. Hindi pa rin sila humihinto. Ayan. So, doon tayo na-inspired guys. Kung kaya din ako, nagpapatuloy pa na magtrabaho. Kasi lalo na ako, alam nyo naman, syempre, kaya nga tayo nagpunta dito, kasi kailangan natin yung pera. Kailangan na tayo ay makapagpadala ng pera sa ating mga mahal sa buhay sa Pinas. Diba nga? At meron
umaasa sa atin kung kaya tayo ay patuloy na nagtatrabaho dito. Yan. So, mapalayo man tayo sa ating pamilya, eh, ang isipin lang na lang natin, eh, merong kapupuntahan itong ginagawa nating sakripisyo. Yan. At dahil, alam nyo naman, kapag may umaasang ganyan, ay hindi talaga tayo pwedeng tumigil sa ating ginagawa. Diba nga? Kailangan tayong magpatuloy sa buhay. At hanggat malakas tayo, na lagi kong nababanggit sa mga vlog ko, ay patuloy lang ang buhay sa atin. At kapag ka nanghihina tayo, ay meron naman tayo na nasa taas na pinagkukunan natin ng lakas. Yan. Huwag lang tayong bumitaw sa kanya, guys, kasi tayo naman ay hindi tayo binibitawan ng ating Panginoon. Mag-pray lang tayo palagi. So, at gumawa ng mabuti sa ating kapwa. At huwag tayong manlamang sa ating kapwa. Ika nga. Di ba nga? So, ayun guys. Ayan. Ang tanong ko nga sa inyo, kanino nyo inilalaan yung pagising nyo ng umaga? Di ba? So, di ba? Parang ang sarap pakinggan eh. Kanino nyo inilalaan? Sa mga boyfriend nyo ba? Kaya kayo nagigising ng maaga? Kasi inspired kayo sa inyong mga boyfriend, kasintahan, girlfriend. Yan. At sa pagising natin sa umaga, eh talagang meron tayong goal kung kaya tayo nagigising ng maaga. Marami tayong magagawa. Kumbaga. Kasi kapag nagigising tayo ng tanghali, ay wala na. Ha? Yung mga dapat na magawa natin ay madidelay. Kumbaga. Dahil hindi tayo nagising ng maaga. So, dapat palagi tayong magigising ng maaga. Maganda sa pakiramdam na tayo ay nagigising ng maaga. Di ba nga? Para bang lakas-lakas natin kapag ka tayo nagigising ng maaga. Pero kapag ka-late natin, nararamdaman nyo ba yun? Kapag ka-late na yung pagising mo, eh, tinanghali ka na, eh, parang nanlalambot ka na. Di ba? Kung nararamdaman nyo yun. Ako, minsan, ganun minsan eh. Kapag kayong nasusubrahan ko ba yung pagtulog, eh, at tinatanghali tayo ng gising, eh, parang nanlalata tayo. Pero kapag ka nagigising ka nang maaga, kahit nasabihin mo pang para bang gusto mo pang matulog, pagka once na nagising ka nang maaga, eh, yung pakiramdam mo, eh, parang fresh na fresh, kumbaga. Eh, yung pagising natin sa umaga, eh, nakalaan yan sa mga importanteng tao sa ating buhay, di ba? Isa na yan sa ating pamilya. Nagigising ka nang maaga kasi nga meron kang gustong mangyari sa iyong buhay. Di ba nga? Hindi lang yung nagigising ka kasi nga kailangan mong gumising. Hindi ganon, di ba? Pagka nagigising ka, eh, meron ka dapat na right path na ikagaganda ng iyong buhay. Ah, hindi lang yung nagigising ka, tapos andyan ka lang, uupo na, ganon. Tapos wala ka ng ambisyon sa buhay. Hindi ganon, di ba? Dapat, eh, meron kang ambisyon sa buhay na meron kang gustong marating. Di ba? Yung bandang huli, yung ikaw ay magiging successful balang araw. So, nakakatulong yung pagising ng maaga. Sabi nga ng matatanda sa atin, eh, ang pagising ng maaga, eh, ang grasya ay madaling lumapit sa atin. Dapat kayo, eh, ugaliin nyo na yung pagising ng maaga. Kasi sabi ko nga, eh, maganda sa katawan yung bumigising ng maaga. At maganda kasi nga, marami kang matatrabaho, marami kang ma-accomplish sa isang araw kapag ka ikaw ay gumigising sa umaga. Tulad kaming mga OFW, eh, kailangan namin gumising ng maaga kasi nga, para yung aming trabaho ay madali naming matapos. Yung tatrabahuin namin kinabukasan ay pwede na namin magawa kasi nga eh madali na natapos yung trabaho namin for this day. Nagigising ka nang maaga, marami kang magagawa, ika nga. Kaya dapat sa araw-araw ay maging inspirado tayo, 'di ba? Para magising tayo nang maaga. Ayan, malaking tulong 'yun sa atin. Ayan, inspired sa ating mga pamilya. Kung kanino man ninyo inilalaan yung pagising nyo ng maaga. Ang pagising ng maaga, malapit yan sa pag-asenso sa buhay. So, tayo nang magising ng maaga. So, hanggang dito na lang guys. Hanggang sa susunod na pagbablog, ito po muli si Manang Dabing Family. Ayan, love, love, love. Mwah, mwah, chuk, chuk. Bye guys. Bye, bye.